Hindi napigilan ng 67 anyos si Rosita Santander na maiyak nang aming makausap sa Bagong Bayan Elementary School. Mag-iisang buwan na kasi siya sa evacuation center mula nang lumikas sa bahay nila sa Buyuan na nasa loob ng 7-kilometer radius danger zone ng Mayon Volcano. Ang preferensya lang po dito sa amin. Madalas namin iulam tardinas. Di man lang ho kayo makaulam ng kahit. Ayon sa APSEMO, hindi pa rin nagbabago ang bilang ng evacuees at decampment rate dahil nananatili sa alert level 4 ang bulkan. Kahapon kasi 63,000 na lang tayo. Ngayon, umabot tayo ulit ng 67 something. Nadagdagan tayo ng mga 3,000 ulit. More than 3,000. Kasi may hindi yata na document doon sa mga evacuees from Buyuan, Legazpi na naisama ulit kahapon. Nasa 81 million cubic meters ng ejecta na ang nilalabas ng bulkang Mayon. Sakaling umabot sa threshold ang new deposits, maaaring sumama sa lahar flow pagdating ng June at July. Ayon sa APSEMO, kapag umabot sa 20 millimeters per hour ang ulan, magpapalikas na sila ng mga residente mula sa 6 hanggang 7 barangay sa Ginobatan at 3 sa Kamalig. Ang lahar, mabigat yon. Walang makakadaan sa ilog, walang makakakross sa kalsada pag may lahar dahil mabigat yan. Kahit yung sasakyang dadaan dyan, talagang itutulak niyan. Nagkaroon na kami ng experience dito na yung bulldozer hanggang tuhod lang yung level ng lahar. Tinulak yung bulldozer. Mula dito sa Albay, Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Horas.